Devotion 70. Magandang araw po. Ang ating passage for today ay mula sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 9. Nang sinasabi niya ay ganito, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay ituturing ng mga anak ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Looking at the world history, obvious nating makikita na ang kapayapaan ay hindi sumasalamin sa kung sino talaga ang tao. Our love for survival and self-determination basically always leads us to conflict, war, and division. Pero sa kabila ng katotohanang ito, na hindi talaga likas sa tao ang kapayapaan, 2,000 years ago, ay inutusan tayo ni Jesus na tayo ay maging mga peacemakers o tagapaghatid ng kapayapaan. Binigyan niya tayo ng special na mission na tumulong sa pagre-restore ng peace na nawala o naglaho noong nahulog ang tao sa kasalanan. Subalit ang peace, okay, or ang kapayapaan na tinutukoy ni Jesus ay hindi katulad ng nauunawaan or pinopropagate ng mundo ngayon. Hindi ito yung peace na pinagsusumikapan ng mundo. Dahil ang peace na tinutukoy ni Jesus ay malinaw na hindi tumutukoy sa pag-resolve ng conflict sa pagitan ng mga bansa. Otherwise, nagturo sana ang Panginoong Jesus kung paano makikipag-ayos o magkakaroon ng peace between the Roman government or Roman occupation noon sa mga kalaban nito. Also, hindi din ito tungkol sa pagsisettle ng conflicts between individuals. Otherwise, hindi sana nilabanan ni Jesus ang mga impokritong pariseyo. Sana nakipag-peace lang siya sa mga to, di ba? Another thing about peace ay hindi rin ito para maituwid ang pagpapahirap sa mga tao. Otherwise, nangaral sana siya para sa mga Romano na tigilan na ang pagpapahirap sa mga Hudyo at sa iba pang mga bansa. Ang peace or kapayapaan na tinuturo ni Jesus ay tungkol sa inner peace. Ito ay personal na kapayapaan na tanging siya lamang ang makapagbibigay sa kaluluwa ng isang tao. Ang uri ng kapayapaan na tanging ang mga anak ng Diyos lamang ang makakagaya. Now, what makes Jesus' kind of peace different? Here it is. Kaysa mag-focus tayo kung paano mareresolba ang mga conflict, ang galit sa bawat isa, ang kapayapaan na nagmumula kay Jesus ay nagpo-produce ng matuwid na pamumuhay or yung righteous living. Ito ay dahil ang righteousness ay maaring makapag-ayos sa dalawang magkalaban, which specifically pertains to man, tayo na kalaban ng Diyos, at kalaban din natin ang Diyos noon. Subalit ngayon ay hindi na. Sa pamamagitan ng righteousness ng Diyos ay nagawa niyang i-reconcile tayo sa kanyang sarili. At ito ay sa pamamagitan ni Jesus. Dahil ang perpektong katuwiran at perpektong pagsunod ni Jesus sa requirements ng Diyos ay nabilang or let's say parang minana o naipasa doon sa mga mananampalataya sa Kanya. At dito nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng isang makasalanan at ng Diyos na banal. Tanging righteousness lamang ang makapaghahatid sa kapayapaan at maayos na kalagayan ng tao. Kinonfirm ni James ang nature ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos noong isinulat niya sa James chapter 3 verse 17 na ngunit ang karunungan mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga, ng mabubuting gawa, hindi nagtatanggi at hindi nagkukunwari. Hindi kailanman mapagbubukod o mapaghihiwalay ang kapayapaan sa kabanalan. There is a very beautiful expression about this in Psalm chapter 85, verse 10. Sabi riyan, steadfast love and faithfulness meet, righteousness and peace kiss each other.
Nakita mo yung relasyon ng righteousness at ng kapayapaan? Tandaan natin na kung nasaan ang tunay na kapayapaan, ay naroon din ang katuwiran, kabanalan at kadalisayan. Nawa ang mga bagay na ito ang sumalamin sa atin habang tayo ay patuloy na nagsusumikap na maging tagapaghayag ng kapayapaan. Ayun lamang po. See you tomorrow. Have a blessed day.